Question. Sir, kumusta? Okay lang. Okay lang, okay lang. Okay lang. Ah. May in support of Senate President Escudero? Yes. Even though my signature was already insignificant, lumapit sila sa akin after after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. So, pumunta sa akin si... Nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Senator Tolentino eh. Pero nalocate nila ako na pumunta doon. Kinausap ako. Yung sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the Senate President. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan kung pipirma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bunggo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung ang lalabas sa voting is 2-1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligadong sumama. So, yun. Pinirmahan ko yung resolution, but that was already immaterial because they already have 14, that they have already declared victory, but at least on my part, masaya rin ako kahit because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niya hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Well, ang... Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang sesyon, di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, eh talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, ha? Being a good soldier, gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, mayroon kaming usapan, kaming tatlo, Senator Bunggo, Senator Tolentino, na majority rules. Lalabas 3-1, obligado sasama yung 1 doon sa decision. So, at hindi ko upang as I've said, pero feeling ko ay being a good soldier, I would like to convey the message to him that my commander, I'm so sorry we lost the war. I failed to win the war for you. Huh? Yes, kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, pero bang walang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Well, andoon kami sa opisina ni Migs before
yung before mag-start, nung pumasok si Senator Chis at si Senator Alan, sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako. Baka sibat ako doon sa isang pintuan, di ba? Dalawang pintuan doon, may isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon, labas. Labas ako, hindi na kami napang-abot. Pumunta ako kay Senator Tolentino and Senator Bongo na sana sabihin ko, baka ba, pwede ba niyo makonsider yung kaya kanyo matanggap if I'm going to renege on our usapan. Pero sabi ko, mapahiya ako doon sa dalawang kasamahan ko. Kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority. Yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila. But they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority. Majority ka. Umasok, sumunod yung sila si Senator Chis at Senator Alan, pumunta doon. Sabi na ako, kahit na panalo na kami, panalo na. Kumbaga, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magnanimous sila to offer at for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. Kasama na rin yun. Kasi alam ko, hindi lang naman, although, tinanong ko ito kay Senator Chis kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Miggs dahil ba dyan sa hearing. Sabi yan, no, hindi yan, wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? Which, of course, it's up for you to, bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not sasama ka sa amin or hindi, tatanggalin ka namin dyan sa your chairmanship in the public order and the dangerous drugs. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not sasama ka sa amin. Then, yan man ang rason. Yan man kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo. Dapat, I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader, Senator Zubiri. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. Well, siguro mas maganda sila lang tanungin nyo because they have their own reason. Pinag-usapan nyo. Ha? They have their own reason. They have their own reason. Wala namang value na yung vote. Oh, sumama ako kasi yun nga, may usapan kami na majority rules. Kung saan pipirma yung dalawa, obligado yung ayaw na isa, sumama. Pero sir, di ba usapan namin. Yung loyalty natin should be sa country and then bago yung sino man sa country. Well, what country are you talking about? I am being disloyal to this country by voting Chis Escudero? No, sir. What I'm referring to is you are committed sa dalawa. Yes. It comes to yung issue na ng country and you're holding to... Well, kung country is above self, above party, and above party mates, what country are you talking about? Nasisira bang country dito sa decision ko? Hindi, what I mean is sa mag-e-end yung commitment mo sa kanilawan na country. Yes, automatic yun. Pero dito naman, hindi naman at stake ang kinabukasan ng bansa dito. This is mere changing of the guards. Bakit ba mapapahamak bang bansa kung si Senator Chis ang magiging Senate President? I think no. Sir, diba? Why were you contemplating sa nalilipat sa minority? Dahil nga, hindi na si Migs ang Senate President and yun nga, sinasabi nila na akong tina-target dahil sa aking hearing, so maybe pumunta lang ako sa minority nito kung talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator Chis na kung ikaw ang target, sasama ka man sa amin o hindi, or hindi ka na namin kausapin, ngayon panalo na kami, 14 na kami, mayroon kami 14 votes,
bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority kung ikaw ang dahilan bakit na nagpalitan ang liderato sa Senado, di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. It's not you. Ha? Tuloy pa rin. Pag na-condition na si Kumar, nasa condition na pag makalabas sa hospital. Ha? Well, pag-usapan ba namin is kasi si ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman, ako. Pag-usapan namin yan, dahil magbe-break na eh, mahaba ang break ng Senado, kawawa naman, makakulong yan dyan sa baba. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pupwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial intention is pauwiin yan dahil hindi po pwedeng naka-break kami, tapos sila nakakulong dyan. Hindi maganda. Fair tayo. Hindi po pwede. Ha? Kasi baka magkaroon yung idea yung public na wag ka naman pala mag-break, papalabas. I mean, baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas. Eh, the mere fact na nakakontem ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will learn real lesson naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Kailangan magsabi ako ng totoo. Ganun kasi, enough na yun, na-contempt ka. How much more pag kinulong ka? Kinulong ka 1 day, 2 days. Pag kinulong ka, gusto mo pa ang buong break ng Senado, nakakulong, kawawa naman yung mga tao na yan. So, may promise sa iyo si Senator to stay as chairman of the Yes, kahit na hindi pa ako pumirma. Kahit na hindi pa ako pumirma nung papel na yun, sinabihan ako na walang, hindi ka namin tatanggalin dyan. Kahit na hindi pa ako pumirma ng resolusyon. Kasi nga, yung nga, ako na lang is in order to be officially joining the majority, I have to sign the resolution kahit na immaterial na yun dahil meron silang 14 votes. Kung tutusin nga, pag panalo nila ng 14 votes, kahit na 13 pa lang, pagkakuha lang 13 votes, we don't need your vote. Panalo na kami. Sino ka na papansinin namin? Sino ka na kukumbinsin namin dito? But at least they are very magnanimous in victory. At nilapitan tayo at kinausap. Yes. They earn my respect. Dahil mabait sila. Kahit papaano, pinuntahan ako. Kahit na alam, panalo na sila. Yes. Merong tumatawag. Yung the past? Oo. And you cannot be successful in a kudita if you don't have the votes. So you have to convince everyone. Kasi mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga sila. Oo. Kasamahan ko. Ha? I don't know kung merong mas matapang sa kanila na tawagan ako. Ha? After nila ako babastusin dyan sa mga pinag-mga preschool nila, tapos tawagan ninyo ako, ganun, baka yung naka-small sa akin. Di ba? Wala tumawag. Malakan nila. Ano? Oh. Saan? May rules ba stating that na pag motor proprio cannot go beyond the 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think wala. I don't think meron. Wala. Yan na if they have trust in me as the chairman, siguro pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing. Nandoon siya kahapon, nandoon si Senator Jinggoy. Nakita mo nila. I don't know if I am violating the Senate rules.
as far as committee hearings are concerned, lalo-lalo na sa motor proprio investigation. I don't know kung meron akong na-violate. So far, wala akong alam. Tell it to the Marines. Kahit kayo, naniwala kayo? Kalukuhan lang yung pagsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? Oh, kayo nga, nanonood ba kayo sa video? Kung ano yung take nyo, yun din ang take ko. Oh, kung naluloko siya. Ano pa? Yung sinasabi niya doon? Kaya nga kinuntim ko kahapon dahil halatang niluloko kami. I don't know kung sinong tao. May sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So, yun yung kinu-quote niya na source ng kanyang, kaya siya nagsasalita ng ganun. Wala na, si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag sabi si James Kumar, yes, I am instructed by Lam to talk to these people, then pwede siguro. Pwede. May denial ba siya gahapon? Gusto nga niya i-clear name, pero I stop him from doing so because he is in sick bed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makukonsensya naman ako. Just leave it to me. I will decide. I will cross when the bridge is constructed. Huh? Sign. Oh, wala akong regrets because I've been praying every night. At kahapon bago ako umalis sa bahay, kasama ko yung asawa ko, mga anak ko at mga apo ko, nagpray kami bago ko bumiyahe dito papunta sa Senado, na sana ay guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So no regret on my part. I told the Lord, come Holy Spirit, please guide me. So I hope I was guided. Ewan ko, mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginahid. Pero I'm sure, nakikinig si Lord sa akin. Sabi ko, come Holy Spirit, please guide me, Lord. Well, mananatili pa rin yan. Personally, kaibigan kami. Kahit na anong mangyari siguro, mataas pa rin respeto ko sa kanya. I love him as a friend. Napakagaling niya na Senate President. Siya lang, as far as I know, 5 years pa lang ako senador. Siya lang ang Senate President na mahal ng lahat ng empleyado ng Senado. That's all I can say. Kaya ako napaiyak kahapon nung sinaluduhan niya ako. Dahil nga, sabi ko sa kanya, Mr. President, sorry, I failed to win the war for you. Sorry. It's no longer hard for me because the battle has been won. Panalo na yung kabila. Wala na eh. Kung ako ang naging number 13, wala na. Ayaw. Siguro may guilt on my part. Pero wala na. Yung material yun, number 15 na ako eh. Number 15. Ha? Well, as I have said, tinimbang ko ng husto yung aking decision. Nagdasal ako kay Lord, they guide ako. At yun ang naging decision ko na I would not let my party mates down dahil may usapan kami from the very beginning na in every voting situation, dapat majority rules kung yun nga, 2 against 1, yung 1 should go with the 2.
So yun ang aming kausapan. Oh, hindi ako maharap kay Migs. Hindi, wala akong mukha sa kanya. I was fighting tooth and nail na hindi siya ma-remove. I've been convincing my party mates, but still, I respect their decision. May decision silang sarili. Yes. What sin have I done in order for me to seek an apology? Please tell me, ano kasalanan ko para ako maghingi ng apology? Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. Mas malaki ang kasalanan ko siguro sa Pangulo kung being chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga impormasyon na yan na hanggang lumaki, hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan, kung hinayaan ko yan, na yung mga security classified documents ay palagi na lang nangyayari meron ganon o hindi natin imbestigahan. So, I don't see any offense. Bahala na kung sila, tingin nila, may kasalanan ako, then sorry kung may kasalanan ako. Pero for me, to seek for an apology, to ask for an apology, to give my apologies. Wala man siguro akong naggawang kasalanan. Maybe. Maybe, to be practical about it, maybe. Maybe, but I don't have personal knowledge. Ako hanggang deduction, induction, conclusion, yun lang yung sa akin. Personal ko lang. Wala akong personal knowledge talaga. Feelings ko lang. Personal feelings. No personal knowledge. Personal feelings. Wala namang sinabing rason. Basta, sama ka sa amin. Sabi ko, sorry, hindi. Yun lang. Oh, tawag. Pare, sama ka sa amin. Pasensya ka na pare. Dito lang muna ako. Ayun lang mga. Wala. Ha? Hindi man kami ganun mag-usapan dito. Ganun. Tatanong-tanong ka pa. Alam mo naman, you yourself being a senator. Kung ano yung reason nila nakikita mo rin naman siguro. Ang reason na yan. So, no need to ask for any reason. Any justification. Invited mo daw lahat ng sinaro. Hindi ko lang alam. Hindi ko na-date yung asawa ko kahapon. Anniversary namin kahapon. Dahil sa hearing, hindi ko na-date. So, baka i-dinner ko yung misis ko ngayong gabi. Priority ko na yung misis ko kaysa Malacanang. Ha? So, baka sabihin natin kung Malacanang ginawa mo pang date. Ginawa pang date ito Malacanang, ha?